Good morning, guys. Good morning, mga ka-farm life. So dito, naisipan kong mag-cutting ng mulberry. Ito nga po, pipili tayo ng sangang pwedeng ikat. Actually, hindi ko siya pwedeng ikat basta-basta kasi may bunga na siya at saka may mga part ng sanga na namumulaklak. So, pinipili ko lang yung pwedeng ikat dito. Ito nga may bunga. So, hindi siya pwedeng ikat. Sayang naman. So, pipili lang tayo. Mga dalawang sanga siguro. Tapos ikakat na lang natin. Doon sa may hangganan ng buko. Disclaimer lang po. Hindi po ako masyadong eksperto sa ganito. Pero, nakapagpatubo na rin kami ng kapatid ko before. Ito nga, pinipili ko yung sanga na pwede siyang ikat. Basta yung medyo maganda-ganda tsaka may mga buko. Pwede na siya. Baka kukuha lang tayo ng mga 6 na pirasong cuttings. Dito siguro pwede na. Ito. Tsaka yung isang portion pa doon sa baba. Itong sanga na to. Yan, ikakat natin siya. Bali yung gagamitin natin na pangkat, matalim siya para hindi masira yung balat nung ikakat natin. Dito sa portion na to, ito pwede na to. So, didiskartihan na lang natin kung paano natin siya ikat. Ayan. Pili-pili muna ng magandang portion ng sanga. Ito nga, ikakat ko na tong portion na to. Tapos itong isa. Para sa mga nagtatanong po, madali lang po siyang patubuin yung cuttings niya. Hindi naman siya ganun kahirap patubuin, especially yung cuttings na ganyan. Naisipan ko lang mag-cuttings kasi medyo naiinip. Para madagdagan naman yung itatanim natin dun sa farm. Para hindi na tayo bibili. Menos gastos. Ayan nga. Ayan na yung mga sanga. So dito mag-ano na tayo. Aayusin na lang natin sila sa pagkakat. Bale, itong kinat ko na to, 6 na piraso lang siya. Pipiliin ko lang yung mga possible na magandang pwedeng posibleng tumubo. Bawas-bawas lang ng sanga, tanggalin yung dahon. Ayan. Ito palang mulberry na to, guys. Ito yung variety na Illinois mulberry. Yung malalaki ang bunga. Dilinisin ko lang sila. Tapos, ikakat ko na into 6 portion. Actually, nakat ko na sila dyan. Tapos, tabi lang. Then, afterwards, kukunin natin yung lupa na pagtatamnan. Itong pagtatamnan ko na lupa na to, actually, concentrated na to. Dalawa kasi ang ginagamit dito. It's either yung urea fertilizer, high in nitrogen, or yung 1414 rich in potassium para sa bunga. Tsaka sa dahon na rin.
Tsaka kung napansin nyo, moist yung lupa. Kasi gusto nito kasi yung medyo moist while ano pinapatubo dyan. I-arrange ko lang sila. Pagka naitanim na dito yung mga cuttings natin, dapat itabi sila dun sa location na hindi sila nagagalaw. Tsaka dun sa medyo malamig na lugar. Ito po siguro ano siya, ipapakita ko rin siya kung nag-progress nga yung pagka-cutting natin. Pero I'm 90% sure na magiging okay naman ito. Kasi proven na namin yung nag-cutting tapos nagpatubo. Yung sa previous video ko, pinakita ko yung napatubo na dyan. Namunga na yun actually. Mabilis lang naman silang tumubo tsaka mamunga. Hindi naman ganun katagal. Eto, tatapusin ko lang siya dito. Tapos maya-maya, ipupwesto ko sila dun sa malapit dun sa mga prutas na dating ipinakita ko sa inyo. Yung sa mga pomelo and durian. Dun ko siya ipupwesto kasi yung mga bata hindi masyadong pumupunta dito sa garden dito sa likod. So, hindi naistorbo yung mga ano natin, mga seedlings at saka itong mga cuttings. Itutusok mo lang naman sila eh. Hindi naman totally isisiksik or ililimit yung lupa. Itong mulberry na to, actually, bigay lang sa amin nung ka-church namin si ate. Tapos, ayan, napadami namin. Tapos, kumapal siya. Kaya yun, kailangan mag-cutting na tayo para mailipat naman. Menos gastos para hindi na bumili. Naayos ko lang yung paglalagyan. Yung nilagay ko na tubig yun guys, may 14-14 na fertilizer. Ito na sila. So, yan. Bali, anim yung cuttings natin. Ipupwesto ko lang sila dito sa may sulok. Ito na yung persimmon natin. Dalawa na yung napatubo ko. Tapos, ito yung mga dating na-videohan ko na rin. Pomelo. At saka yung durian. Andyan din. Yung rambutan kasi hindi nakasurvive eh. Pwesto lang natin sila dito. Dito kasi hindi sila magagalaw at saka malilim dito, malamig. Yan sila. Isasalansan ko lang dyan. Tapos in a few weeks, i-update ko rin yan. Makikita nyo rin kung nagka-sprout na sila o may tubo na. Pero dapat hindi siya talaga nagagalaw guys. Ayan po, ganito lang po kami mag-cuttings, mga ililipat. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po, hit like, comment, and subscribe po. Thanks for watching po. Ingat.